So, number one sa listahan, nangunguna sa lahat kung bakit tayo pumapayat pag nag-chia seed is... Guys, welcome or welcome back sa aking channel. So, eto na nga. Una sa lahat, bago ko mag-start, gusto ko lang magpasalamat po sa lahat ng nanood po ng video ko last time. Hindi naman po siya 100,000 views or kaya 100 million views. Sobrang na-appreciate ko lang. So, sobrang thankful lang po kasi na-appreciate nyo siya. Kung gusto nyo po siyang mapanood, click nyo lang po yung link sa taas. Ilalagay ko lang po dun. Hi guys, welcome back ulit. So, pansin nyo naman, medyo nag-change. Nag-shoot ako ngayong gabi kasi kainang umaga, sobrang daming tao dito sa bahay namin. Parang mas naisip ko mag-shoot na lang ako ng gabi. So for sure, pare-parehas naman po tayo ng katanungan kung talaga bang maganda yung benefits or kaya may side effect ba ang chia seeds kapag sinabay siya sa pagda-diet. So kung napanood nyo po yung last video na in-upload ko, yung first day po is pure water lang po yung ginawa. Pero dun sa ika-second day po, sinabayan ko po ng chia seeds plus water. Wherein, dun talaga ako nagbawas ng kilo, almost 2 kilos in just 24 hours. So, dun sa ika-third day, nag-decide akong itigil siya. Kasi po, gusto kong i-proof talaga na yun ang dahilan kung bakit ako pumayat. So, na-proof naman po natin na talagang yun ang dahilan. Kasi dun sa first and third day po na ginawa ko, is almost the same lang po yung nabawas. Yes, nakakatulong talaga siya sa pagpapapayat. Mabilis talaga. Pero may mga disadvantages din pala siya. So, before yun, pag-usapan mo natin yung benefits. So, number one sa listahan, nangunguna sa lahat kung bakit tayo pumapayat pag nag-chia seed is rich in fiber siya. Okay, alam naman natin po, pag sinabi natin rich in fiber, ito yung tipong malakas makapagpa. Alam nyo na po yun. So, nung nag-chia seeds ako, based sa experience ko, paano ako maglalakas yung pag... Eh, kung tubig lang ako ng tubig. Pero to be honest, ewan ko, nung nag-chia seed ako, plus ano, mas gustong-gustong-gusto kong nagsi-CR. Second, nakatulong talaga yung chia seed sa akin kasi... Ano eh, hindi ako gutumin that time eh. Para akong laging busog. Lagi akong, parang wala akong ganang kumain nung nag-chia seed lang ako plus water. So, feeling ko, malakas din siya makapagpabawas ng appetite. So, syempre, papayat kapag ganun kasi hindi ka naghahanap masyado ng food. Third, antioxidant siya. Okay, pag sinabi natin antioxidant, alam niyo naman na po yun, maraming gamot dyan eh, na antioxidant, ganyan-ganyan. Pero pag sinabi natin antioxidant, hindi agad ka puputi doon ah, baka ina-expect natin na puputi tayo agad. Pag sinabi natin antioxidant, may case na pwede kang pumuti, meron din yung, pero yung most talagang kaya niyang ibigay is, gaganda yung skin natin or kaya mas matatanggal yung mga bad toxins sa katawan natin. And fourth, etong pang fourth, actually madami pa po siyang benefits, pero parang breakdown ko na lang siya. Ito yung feeling ko, good to know na malalaman natin. Pero pag sinerge natin siya, sobrang dami niya pa pong benefits. So, ika-fourth, ito po yung tinatawag nating omega-3 fatty acid. Itong omega-3 fatty acid na to, ito yung tinatawag nating the good cholesterol. So, sa mga taong may, hindi naman siya, hindi ko sasabing gamot siya, pero sa mga taong may problem sa heart or kaya it protects us kasi na iwas ng heart attack and then sa stroke. So, at the same time, nagda-diet ka and then beneficial siya para sa... So, doon naman po tayo sa mga disadvantages niya or kaya mga side effect niya po. So, pinaka-first po dito is yung dahil nga po sa rich in fiber siya, malaki rin po yung possibilities na maging bloated yung chan. Actually, hindi lang siya sa feeling eh. Pati sa itsura, yung parang ang laki ng chan mo, parang laman ng hangin. Kasi kapag nasobrahan din po kayo ng chia seed, yun din yung pwede niyang effect. Katulad nga po na sinabi ko, may tamang bilang pala or sukat sa pag-inom ng chia seeds. Second, constipation. Katulad nga po na sinabi at i-coconnect na lang natin sa number one. Kapag nasobrahan ka rin kasi ng fiber, pwede rin kasi ma-constipate ka. So, dapat pag uminom ka ng chia seed, tandaan mo, laging mas madami dapat yung tubig compare sa chia seeds. Diba? Imagine nyo naman, mas madami yung chia seed kaysa sa tubig. Sobrang weird. Parang nagchampurado.
Tapos, and doon naman po tayo sa ika-third na side effects niya. So, dun sa first and second, halos connected po siya sa pangatlo. Sa pangatlo po, possible po na magka-diarrhea kayo. Kung mapapansin niyo po, halos connected siya sa chan. Katulad nga po ng sinabi ko, isang positive effect ng chia seed is rich in fiber. Pero sa sobrang rich in fiber niya, sabi nga po nila, don't underestimate the power of chia seeds. Kasi nga po, sa liit nun, sobrang dami niyang benefit at the same time. Kapag nasobrahan ka, lahat naman po ng bagay na nasasobrahan, eh, pwede mag-lead siya sa negative effect. So for now po, yun lang po yung mga negative and positive effect na nasabihin ko. Kasi nga po, itong mga naaral ko po ay base lang po sa aking experiences. At higit sa lahat po, hindi po ako doktor. So first, kung iinom po kayo ng chia seed, perfect po siyang inumin na walang laman ang tiyan. Kasi nga po yung water challenge ko, wala naman talagang laman yung tiyan ko. Pero, pag gising ko, nilalagay ko siya sa ganito, and then, hot water. Hindi naman totally hot, pero make sure na maligam-gam siya. Next, actually, dito po talaga ako nalilito, dun sa sukat ng kutsara. Meron kasi ako nababasa na isang buong kutsara. May nabasa po kasi ako na isang buong kutsara sa isang pinto. Sa akin, masyadong madami yun. Para sa akin, ha? So, ang ginawa ko po is half lang ng kutsara or kaya half teaspoon na tinatawag natin. And then, advisable din po siya na gagawin siya every before meal. So, halimbawa, breakfast, ginawa mo yun. Pwede mo rin siyang gawin ng lunch, pwede mo rin siyang gawin ng snack, and pwede mo rin siyang gawin pag-dinner. So, mas malaki yung possibilities na talagang matatanggal niya lahat ng hindi talaga dapat na nasa chat mo. So, kunwari, nainom mo na siya. Kapag nainom mo na siya, mag-aantay ka ng 20 to 30 minutes bago ka mag-breakfast. Para right after mong mag-breakfast, possible na ilalabas mo na rin yun agad. So, isang malaking part yun para mag-lose weight ka ng mabilis. And healthy. So, ganun lang naman po talaga kadali mag-take ng chia seeds eh. May mga factors lang talaga tayong dapat sundin. And then, pinakalas, maging ready po kayo sa itsura ng iinumin nyo. Meron akong mga kilala, shout out po sa kapatid ko, na nung nag-chia seed siya, kasi nagpapa-breastfeed siya. Nga po pala, sa mga nagpapa-breastfeed mom, ang dami niya sabi na sobrang lakas daw niya makapag-produce ng gatas. So, again, hindi po ako doktor, pero marami po nagsasabi na beneficial siya para sa mga buntis, sa mga pinapadede. Yung sa mga buntis, hindi ko po sure, hindi ko po talaga alam. Huwag niyo pong basta-basta iinumin dahil napanood niyo po to. Diyos ko, baka masisi tayo. Okay? So guys, tapos na naman po ang isang vlog natin. Sana po meron kayong naintindihan. Kung sakaling may tanong po kayo, feel free to comment lang po sa baba. Sasagot po talaga ako. And dun nga po pala sa mga merong, let's say, kailangan ipa-check before sila mag-take ng chia seed. Yes po, that's the best thing to do po before trying chia seeds. Kasi hindi naman po ako doktor or kaming mga natuturo dito eh. Kami rin po ay naaral lang namin and then napanood din po namin at binabasa lang po namin sa aming mga experiences. And sa lahat ng mga kabro ko na sumusubaybay na talagang sumusuporta sa akin, sobrang thank you po. And kung sakali pong na-appreciate nyo tong video na to or kaya meron po kayo natutunan, sana po mag-subscribe po kayo and palike na rin po ng notification bell para po updated kayo sa videos na i-upload ko. So sa mga kabro ko, wala na naman tayong nilabas na pera. Okay? So yun lang po. Stay safe. So, okay po. Hoy! Ito po kayo pa. Hello, vlog! Wow! Sana all makdo. Nahulog? Apat na baso? Nahulog? Ano nga nga, magkakatabi. Ma!